roll out naman, ang nakita natin yung ating kapulisan, they are willing to help in the solution of the problem. Unti-unti nang naiintindihan ang mga pulis ang pakay na ang planong pagpapatupad ng reforma ng administrasyon sa pensyon ng military and uniform personnel o MUP. Bunsod nito, ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., tuloy-tuloy pa ang ginagawang konsultasyon sa mga pulis para maipaliwanag sa kanila ito ng gusto. Nag-conduct tayo ng information drive and we presented what are the possible options, available options, in coordination also with the economic team. And there are things na nakikita natin. Meron yung possibility of giving contributions. Marami sa mga pulis ang hilawang pagtanggap sa planong reforma. Base sa panukalang reforma sa pensyon, mababawasan ng 5-9% ang sweldo ng mga aktibong pulis para sa mandatory contribution sa kanilang pension fund. Ito po, ma'am, ay magiging seed money ng ating gobyerno para gagamitin po ito para ipautos-tus po doon sa aming mga pensyon, particularly doon sa mga magre-retire. Kasi sa ngayon po, ang pension po ng inyong military in uniform personnel ay binabalikat po ang buo ng ating gobyerno. Malaki ang magiging epekto nito sa sweldo, lalo na sa mga pamilyadong pulis. Kaya naman, ilan sa mga pulis mas pinipili pa ang mag-avail ng optional retirement upang hindi abutan ng gagawing reforma. May mga pulis po tayo na may mga agam-agam dahil nga 9% of yung kanilang take home ay medyo mapigat ko yun. Kung ikaw ay may kamilya, may ako kang pinapag-aral, at ito lamang po yung iyong inaasahan. Base sa tala ng PNP, as of July 2023, nasa 1,924 na ang nag-apply ng optional retirement sa PNP. Gayunman, nagpapasalamat naman ang pambansang pulisya sa pahayag ng Pangulo noong SONA na hindi masyadong maapektuhan ang PNP sa gagawing reforma sa pensyon. Maging ang mga mambabatas aniya ay humahanap din ng ibang paraan upang hindi na mabawasan ang sweldo ng mga military at uniform personnel. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.